Magandang hapon sa bawat isa sa atin. Tayo muna ay dumako sa isang panalangin. Dakilang Diyos, nais namin na dumulog muli sa inyo at tulad ng panalangin kanina, ay patubayan niyo po ang aming pakikinig ng inyong salita at nawa gamitin niyo ang inyong lingkod na maging humble servant ninyo, ngunit makita namin ang kadakilaan ninyo at ng plano niyo sa amin bilang inyong anak at mga at kabahagi ng katawan ni Hesus Kristo. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung papaano nakahapon ay nag-unite hindi lamang ang United Kingdom kundi ang buong mundo para masaksihan ang coronation ng kanilang bagong hari, ay ganun din ngayon na tayo nag bubuklod-buklod at nagkakaisa-isa para masaksihan ang atin namang dati pa man ay nagahari na na Panginoon na nung siya ay naluklok doon sa trono ng Ama, doon sa Pentecost, ang naging hudyat at naging manifestation nito sa mga tao ng Diyos ay kakaibang unity. They all gathered around in one place and all their possessions they have sold para pamahagi sa bawat isa, sa lahat-lahat. And that's a picture of the unity that we have because we have now a reigning king and we are subject to that one king, one Lord. Kaya yan ang makikita natin sa application part or pambungad na application part ng Ephesians chapter 4 at yung ating series ngayon na two-part, pinamagatan natin na growth unto unity. At ngayon sa ating pinaka-text, makikita natin that we are called for something that would contribute to that unity. And we are called for unity. Yan ang ating title ngayon. At sa susunod ay yung mga giftings ng Panginoon to contribute naman for our unity. So tingnan natin yung ating text sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita at atin itong pakinggan. At nawa ito'y buksan sa atin ng Banal na Espiritu. Ang binasa natin ay pagbubukas ng bagong section ng letter ni Pablo sa mga taga-Efeso na tinatawag natin na, or pwede nating tawagin na imperative part. Eh, katatapos lamang na ilatag ni Pablo yung mga indicative, inilahad niya kung ano yung mga pagpapala na pinagsasaluhan ng mga mananampalataya as spiritual blessings na ipinagkaloob ng Ama sa kanila. That's why worthy talaga ng all praises ng kanyang mga tao ang Diyos because of those spiritual blessings that He has given to each and every one of His people. At dahil sa mga katotohanan na yon, mayroon silang dapat gawin bilang tugon. At ito na nga yung pag-uumpisa ng mga dapat na itugon doon sa mga malalaking bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. Eh, makita natin dito na yung uri ng buhay Kristiyano ay bilang tugon sa mga mapagpalang biyaya o mga pinagpalang ng Diyos sa atin na mga biyaya niya dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya mahalaga yung doctrine sa buhay ng mananampalataya. Ito ang naguudyok dapat ng ating ministry, ng pagkilos natin dito sa kaharian ng Diyos, dito rin sa iglesia.
Eh, mahalaga rin naman yung ating kilos upang in a form of worship at tugon doon sa mga ginawa na yon ay tayong lahat ay lumakad na worthy doon sa ginawa ng Diyos sa atin. Kaya naman dito ay makita natin sa ating binasa na si Pablo meron siyang hinihimok na ipagawa sa kanila. By the word urge, pinapakita dito na hindi pinapakita ni Pablo na siya ay author, isang tao na apostle, na authoritative, na nagdidikta sa kanila ng kanilang gagawin, kundi siya ay isang kaibigan na mayroong kahilingan sa kanila bilang tugon dun sa mga napakalaking ibinigay ng Diyos sa kanila. At dito, iisa lamang ang imperative clause. Dito sa verses 1 to 6, isa lamang ang utos dito. And that is to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Lumakad daw sila, mamuhay. Yung paglakad dito is, kumbaga parang sinasabi niya, mamuhay sila na karapat dapat sa panawagan na kung saan sila ay tinawag. Eh, nagpapakita ito, unang-una, na bawat mananampalataya pala ay may panawagan sa Diyos. Hindi lamang mga pastor, hindi lamang mga diakono ang merong panawagan sa Diyos. Lahat ng mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos. Hindi man bilang pastor, hindi man maging diakono, kundi ito ay kakaibang panawagan. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos na magkaisa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Yan ang ipinapakita dito sa ating text na paulit-ulit nating nabasa kanina, yung word na unity. And ang pinakaunang utos dito is to keep the unity. And then yung yung numerical word, yung numeric number one ay 7 beses na binanggit dito just to emphasize yung oneness at yung unity na kinakailangan into or inside the body of Christ. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos na magkaisa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya naman ang request ni Pablo sa kanila ay mamuhay sila ayon sa calling nila na magkaisa. That's the calling na itinawag sa kanila. Magkaisa sila. Kaya dito sa ating binasa ay nagbigay siya ng mga virtues na nagsasaad kung paano yung pamumuhay na yon. Kaya bilang mga mananampalataya, tayo ay tinawag sa uri ng pamumuhay na nagpro-promote ng unity sa iglesia. Ito ang consistent na sinasabi ni Pablo sa Ephesians, mula sa pagiging pagano ng mga tao, sila ay pinagkaisa kasama ng mga tao ng Diyos at ginawang isang bagong sangkatauhan. Sila ay dinagdag or dinala sa iisang iglesia, at ang doon sa loob ng iglesia, ang calling nila ay magkaisa dito. Itong kailangan nila para ma-fulfill nila yung purpose, yung ultimate purpose nila, to display the glory of God. At makita natin dito yung isang mahalagang mensahe na pwede nating makuha. Believers are called to a way of life that promotes unity in the church for the glory of God. Tayo, bilang mga mananampalataya, tinawag tayo sa isang pamumuhay na nagpo-promote, na umaabante at ating tinataguyod ang ating pagkakaisa sa iglesia na ito just to display the glory of God. Hindi tayo tinawag dito para magpataasan katulad sa ibang mga samahan, merong gustong umangat kaysa sa iba. Dito, hindi yun ang ating goal. Ang goal natin is to support every one of us upang hindi tayo ang tumaas, kundi ang iba ang tumaas. In fact, ang buong iglesia ay maitaas para i-promote ang kaluwalhatian at ang kataasan ng Diyos na karapat dapat lamang na itaas. Hindi tayo ang dapat itaas dito, kundi ang Diyos. Kaya nga, para ma-promote yun, we need unity. Yan ang ating makikita. Kaya ang tanong sa atin, sa ating text, how this calling for unity becomes possible
for believers. Paano ito nagiging posible para sa mga mananampalataya? Dalawang bagay ang makikita natin sa ating binasa. Una, cultivation of virtues for unity. And number two, meditation of basis of unity. Kinakailangan ng cultivation, kinakailangan din ng meditation. Meron tayong virtues na dapat linangin, meron din tayong dapat tingnan na siyang basehan kung bakit tayo nagbubuklod-buklod. Unang-una, tingnan natin yung cultivation of virtues for unity. Doon sa verses 2 and 3, sinabi ni Pablo, "With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace." Kung papansinin natin dito, naglista si Pablo ng apat na expressions to describe how his readers are to fulfill their calling. Apat na expressions. Papaano yung calling ay matutupad nila? Papaano nila ito magagawa? Apat yung pinakita dito. Yung apat na ito ay tinatawag sa grammar na adverbial clauses. Adverb ito pero hindi lang isang salita kundi mga grupo ng salita na nagmo-modify doon sa iisang verb. Ang verb, yung action word na inuutos dito, dinidescribe nung apat na ito kung paano ginagawa yung action word na yun, yung application, yung part na gustong gawin ni Pablo, and that is to walk. Sabi, paano yung paglakad? Paano yung paglakad na tinawag sa amin? Kaya itong apat na ito, makikita natin, nais ni Pablo na sabihin kung paano nila magagawa yung paglakad o pamumuhay na karapat dapat sa calling nila. So, paano daw yung paglakad? Makita natin sa loob ng apat na clauses na ito, yung virtues, apat na virtues, mga virtues. Ang mga virtues na ito ay dapat gawin against natural tendency to do otherwise. Mahirap gawin yung apat na ito. Ito yung gusto kong makita nyo. Mahirap gawin ito because merong kinakalaban itong natural tendency sa atin. Ang unang-una is yung virtue ng humility and gentleness. With all humility and gentleness, sinabi niya, you need to walk in a manner worthy of your calling. How can you walk? How should you walk? With all humility and gentleness. Yung with all, ibig sabihin, with perfect humility and gentleness. With all the perfections of humility and gentleness. Ano yung humility? Ito yung lowliness of mind. Hindi ito common sa Greek language, pero pag lumabas ito sa literature, lagi na ito ay negative yung connotation. Ito ay panunuya sa isang tao. Negative itong pag-uugali. Tinuturong itong low or debased na pag-uugali. At ito ang kabaliktaran ng pagiging noble. Yung noble, ito yung high moral qualities like honesty, generosity, courage. At ang kabaliktaran lahat yon nung pagiging humble. Kaya pag tinawag kang humble, you are not honest, you are not generous, you are not courageous. No, hindi, wala sa iyo yung mga qualities na yon dahil tinatawag kang humble. Meron sa Jewish Wars, dun sa antiquity na sinulat ni Josephus, may isang hari ng Roman na tinawag na humble ng isang Praetorian guard na naglilingkod sa kanya sapagkat tinanggihan niya yung binibigay na homage na sum of money para doon sa bagong naluluklok na hari. Tinanggihan niya, tinawag niyang siyang humble, and that is a derivative word. Kaya ganun ka hindi common at nasa negative na connotation ang word na gentleness. Ngunit ang Christian understanding ng humility ay bilang isang positive quality na dapat i-cultivate. Ang opposite nito ay yung pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa sarili. At sila, yung mga taong kinikilala ang kanilang pagiging
walang-wala sa harapan ng Diyos at nangangailangan lamang na dumipende sa Panginoon. Kaya nga sila ay mga humble servants ng Panginoon, unprofitable servant. They think of themselves na walang maipagmamalaki at kailangan dumipende sa Diyos. Kasama ng humility ay gentleness. Halos kapareha lang yung ibig sabihin ng humility at gentleness. Ano naman yung gentleness? Ito yung quality na hindi sobrang nai-impress sa pakiramdam sa sarili na importante siya. Hindi yung baga, hindi siya nai-impress, hindi siya na-overwhelm doon sa pakiramdam, na natural na pakiramdam, meron tayo nun. Meron tayong natural sense na parang I'm so important sa isang bagay. Meron tayong ganon. At hindi, ang pagkakaroon ng gentleness is you can compose yourself dahil hindi ka talaga nai-impress doon sa pakiramdam na yon. Although nararamdaman mong importante ka, pero you don't want to lobby with that. So, yung tingin, nangyayari ito sa atin, yung ganung pakiramdam, yung tingin natin sa sarili natin ay napaka-importante natin, to the point na parang sa atin nakadepende ang success ng isang gawain o kaya ng bagay na ginagawa na mo sa buhay mo o kaya sa grupo na kinabibilangan mo, whether sa iglesia yan, sa trabaho mo, you think yourself bilang isang key component doon sa growth ng kumpanya na yon. And one person that is gentle, hindi siya na-impress doon. Although may pakiramdam siya, all people are dependent on me, kailangan gawin ko to, pero hindi ko ito pagmamayabang. Hindi ito something na dapat pagmayabang. Yun ang isang taong gentle. Kaya niyang i-compose ang sarili niya that way. Yung gentleness daw ay yung kakayanang tanggihan, yung ganoong pakiramdam ng pagiging importante. At yung humility at gentleness ay hindi kahinaan. So makita natin dito, hindi siya kahinaan. Actually, siya ay kalakasan. Ito ay sa kabaliktaran, ito ay kalakasan na maging humble at gentle sa panahon na sa tingin mo kaya mong magmayabang. Sa panahon na meron kang pwedeng maipagmalaki. Ito yung kakayanan mo na tanggalin mo yung tendency na yon at gawin mo yung sarili mong gentle at humble. Meron din, pangalawa, with patience. Ito daw yung paraan ng pamumuhay na nagpo-promote ng unity with patience. Kakayanang magpursige na sa ginagawa kahit na mahirap dahil sa mga circumstances sa paligid. At yung exhortation na ito ay nag-a-assume na yung ating mga kapatid ay nangangailangan ng patience at gayon din naman tayo. Kaya ito binigay na qualifications, qualifying, modifying yung verb na mag-unite tayo, kaya ito binigay, ina-assume ni Pablo na tayong lahat kinakailangan ng patience. You need patience, kailangan yung pagtiyagaan, kailangan ko rin pagtiyagaan. Yan ang itsura ng iglesia actually. Hindi yan isang tao na lahat tayo adorable at hindi dapat pagtiyagaan kasi napakagaan nating lahat nakasama sa isa't isa. Hindi totoo yan. Lahat tayo nangangailangan ng patience from other people. And ikaw, you need to wear yourself. In order to keep that unity, you need to wear yourself that patience towards your brothers and sister. Ang tanong is, paano natin maipapakita yung patience na yon? Yun yung pangatlo, bearing with one another in love. Alam yung ibig sabihin ng bearing? Pagtiisan ang isang tao na nakakainis. Annoying people, kailangan mong pagtiisan. Yung combination ng patience at bearing with one another, nangangahulugan lamang na ang buhay bilang isang komunidad dito sa iglesia na ito, hindi siya walk in the park.
hindi siya picnic, hindi siya holiday vacation. Mahirap ang pakikipag-deal sa bawat isa. May challenge, may girian, may possibility ng criticism, may possibility masaktan ka, makasakit ka. Ganun sa iglesia. Although, yes, masaya tayo dahil ibang level ito. Kumbaga, kumpara sa ambience at sa culture na meron ka sa iyong trabaho. Pero at least, kahit na papaano, or kahit na gaano kaganda ang tingin mo sa iglesia, hindi yan magiging madali yung ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. We need patience, we need yung pagtitiis. And then pang-apat, ito yung culminating na clause. Ito yung pinakalundo ng sinasabi ni Pablo. Sa sinasabi niya, eager to maintain the unity of the spirit in the body of peace. Ano yung sabi ng eager? Ang eager is energetically, with all your power, with all your might, gawin mo ito, making every effort. Yan ang ibig sabihin ng lahat ng makakaya mo, gawin mo, dahil mahirap ito, para mapanatili lamang ang unity. Yung salitang maintain dito, hindi lamang mapanatili, kundi kasama din dito yung guardyahan. Make sure na walang ibang papasok para masira ang unity na ito. Ganito yung effort na kailangan mong gawin. So hindi tayo ang gumagawa ng unity on our own. Ang trabaho natin is to maintain it, to guard it. So, ibig sabihin, hindi tayong gumagawa nito. Meron na tayong unity with each other. Ang unity ay gawa ng Holy Spirit. Kaya nga, unity of the Spirit. Unity that belongs and produced. Patuloy na sinusupply ng banal na Espiritu. Kaya nga, nung bumuhos ang Holy Spirit sa Pentecost, yun ang sinabi ko kanina, ang unang offshoot nito ay yung unity, kakaibang unity among the brethren never has seen sa history nung panahon na yon. Nagkaisa ang hindi magkakakilalang mga tao at sila ay nag-share sa iisang bagay. Maraming bagay pero ginawa nilang iisa para sa kanila. So, hindi tayo gumagawa ng unity on our own. Ang unity ay gawa ng Holy Spirit, kaya unity of the Spirit. Kaya nga nung bumuhos ang Holy Spirit, ay ganun ang nangyari. At ang band na nagbubuklod sa atin ay kapayapaan. Yan ang unity na pinoproduce ng Holy Spirit. Pero ganun pa man, na meron na tayong unity, hindi na natin kailangang iproduce ito. Ganun pa man, meron pa rin tayong dapat na gawin. Meron pa rin tayong duty, and that is to maintain yung unity na yon energetically. Hindi tayo relax lang dito na wala tayong gagawin. We need to do something. At ang gagawin natin with all our efforts, with all our energy, kailangan gawin ito. At sinabi ko kanina, this is the last phrase doon sa unang bahagi, kaya mahaba ito. Ito ay dahil ito ang climax or goal na pinatutungkulan ng naunang tatlong phrases. Yung energetically na pagkikip sa unity ay magagawa sa mga practical na bagay tulad ng kababaang loob, pagpapasensya at pagtitiis. Yun yung eagerly na dapat mong gawin. Kababaang loob, gentleness, and then nagpapasensya ka, kaya mong magtiis kahit sa panahon na hindi mo nakaya o kaya sa panahon na merong katalagang valid reason na hindi gawin ang mga bagay na ito. Bakit kinakailangan ng matinding energy para gawin ito? Sapagkat kinakailangan gawin ito kahit sobrang tindi ng pwersa na nagsasabi sa'yo, huwag mong gawin yan. Kahit na yung natural tendency, even the laws of man says, huwag mo siyang pansinin. Huwag kang bumaba sa level niya na papatulan mo siya at aayusin mo yung laban na yan. Hindi, mas mataas ka sa kanya. Hindi ganon. No, against all odds, against the tide of the common wisdom na nandito sa mundong ito, worldly wisdom na nandito, kailangan mong labanan yon at gawin mo energetically itong mga bagay na ito.
Kaya na kailangan mo maging humble at gentle kahit na feeling mo ay may karapatang ka magkamali. Kahit na meron kang talagang valid reason para magmalaki. And then kinakailangan mong magpasensya at magtiis kahit na inis ka na at mukhang agrabyado ka na. Ikaw na pagbibintangan kahit wala kang ginawa. Kaya sa labanang ito, ang kalaban mo talaga ay hindi ang kapatid mo. Dito sa iglesia, hindi tayo mismo ang naglalabanan. Ang nilalabanan natin dito is yung ating sarili. Sarili na gustong magmayabang, sarili na ayaw magtiis, sarili na ayaw magpasensya. Yan ang labanan. Hindi ito siraan ng tao sa tao. Ang labanan is sirain yung old self na meron tayo. Yan ang ating kinakalaban. Kaya kinakailangan natin ng mental at emotional toughness para magawa mong i-keep ang unity mo with one another. No wonder you need to keep all, you need to do it with all your might. Kaya nga, ang ating punto na makikita dito, our unity in the Spirit that does not spare us to the duty of cultivating graces that promotes unity even when circumstances excuse us to do so. Kahit na yung nangyayari sa ating paligid nagsasabi, bakit mo gagawin yan? Hindi mo kailangan gawin yan. Siyang nagkamali. Siya ang mali. O kaya wala ka naman talagang kasalanan. Even sa ganung pagkakataon, we are still called to keep our unity with all our might. Yes, tayo ay pinag-isa ng Espiritu Santo dahil tinulungan ng Holy Spirit si Jesus na sirain yung ethnic barriers na naghihiwalay sa atin noong siya ay namatay sa krus. Dahil sa dugo ni Jesus ay wala nang alitan sa pagitan ng Jews and Gentiles. Wala nang dapat alitan ang mga Tagalog sa mga Kapampangan at iba pang mga lahi dito sa iglesia. Kay Kristo tayo ngayon ay may pagkakaisa. Eh dahil doon, baka iniisip natin na ang iglesia ngayon or ang SABC particular ay lugar kung saan walang tampuhan, walang tisuran, walang inggitan. Kasi nga united na tayo, pinag-isa na tayo ng banal na spirito. Pag ganun ang inaasahan natin sa SABC, nagkakamali tayo. At lalo tayong madidisappoint kung mas lalalim pa tayo sa involvement natin sa fellowship ng iglesyang ito. Bakit? Mga makasalanan tayong tao na naligtas sa biyaya ng Diyos at dahil makasalanan pa rin na naligtas lamang, nandun pa rin yung pagiging makasalanan. Dala pa rin natin yung ating mga kasalanan na kinakalaban natin, minomortify natin. And the fact na ito ay minomortify natin, ibig sabihin may pwersa siya na lumalaban pa rin sa atin. Kahit na defeated ang ating kaaway, nakikipaglaban pa rin siya in a guerrilla warfare na nakatago siya at nililin lang tayo para gawin yung mga bagay na gusto natin gawin na taliwas naman sa kalooban ng Diyos. And dapat na, the fact na na pinapatay natin ito, patunay na taglay pa rin natin ito at minsan dahil taglay pa rin natin, lalabas pa rin yung lalabas pa rin sa atin yung manifestation ng kasalanan na yan sa ating kilos at pag-uugali sa panahon ng girian, sa panahon ng pressures. Pag natapakan natin ang ego ng isang tao, hindi man natin ito sinasadya. Diyan, lumalabas ang tampuhan, ang masasakit na salitaan, pagkakampi-kampihan at mga bulong-bulungan. Diyan, lumalabas kapag ka natapakan natin ang isang tao, ang ego ng isang tao at mag-permeate ito sa puso at sasamahan ng kasalanan. Anong gagawin natin sa panahong ito? Ang best advice na makukuha natin sa ating makasalanang puso ay magmataas, tingnan ang sarili natin bilang importante, batay sa nagagawa natin sa iglesia, batay sa tagal natin sa ministry, batay sa dami ng ating mga ginagawa dito sa iglesia, or batay dun sa katotohanan na
napagbintangan lang naman ako, hindi naman 'yon ang ibig ko sabihin, hindi naman 'yon ang gusto kong gawin. Well, ayoko na lang magsalita. I'm just doing my job. Kung na-offend siya, wala akong kasalanan kasi malinis naman ang konsensya ko. Madalas 'yung mga ganong words, kayabangan. Ito ay arrogance at apathetic. Kahit na ganun ang nangyari, kung may natisod ka, you need to do something. Hindi pwede na wala kang gagawin. You need to do something. You need to do the extra mile to be lowly in heart and mind. At huwag mong isipin na malinis ka at pumunta ka sa kanya at makipag-usap. You say something like sorry or you explain yourself. Si Pablo, ibang advice niya katulad doon, hindi katulad doon sa mga advice ng mundo. Dahil ibang iba talaga ang advice ng salita ng Diyos kaysa sa tinitibok ng ating puso. Ang wisdom ng Bible ay ito. Sa gitna ng conflict, sa tingin mo, may karapatan kang magmataas. Huwag kang magmataas. Magpakababa ka. Maging gentle ka. Huwag mong pakinggan yung mga narinig mong boses na nagsasabi sa iyo na huwag mo silang patulan, hindi mo sila ka-level. Another manifestation ng kayabangan yon. Kasi iniisip mo, mababa silang tao, ikaw ang mas mataas. Ang sa conflict, ang sinasabi ng Bible always, count others better than yourself. Maging mababa ka kahit sa tingin mo ay pwede kang magmalaki. At isa pa sa advice ni Pablo dito ay maging pasensyoso at matiisin kahit na nakakainis ang ginagawa ng kapatid. Of course, hindi tayo dapat maging pasensyoso sa serious at grievous sins, but dun sa mga failures lang, sa mga bagay na kaya nating pagtakpan ng pag-ibig pero napapalaki lamang ng ating ego, ng ating selfishness at yung self na aggrandizement. Na tingin mo sa sarili mo, hindi ka dapat ginaganon, yung mga simpleng bagay lang dapat nating pakita, na dapat nating pagpasensyahan. Pero pagdating sa mga seryoso at grievous sins, hindi natin dapat ito pagpasensyahan. Pero pagdating sa mga bagay na na-offend ka, or nai-insulto ka sa ginawa ng kapatid mo kahit na sumasakit ang damdamin mo, yung sa Ilocano, yung nakam, yung damdamin at yung bigat sa kalooban, yung pakiramdam na parang nagsisikip yung leeg mo dahil sa galit at inis. Yung pakiramdam na yung kahit na meron kang ganon, dapat mo itong dapat kang magpasensya. Yan ang mga sacrifices na kailangan mong gawin para mag-persevere sa unity sa iglesia. Hindi mapapanatili ang unity sa SABC kung lahat tayo ay puno ng pride at selfishness. Kailangan nating armasan ang ating sarili ng mga graces na nagpo-promote ng unity. Hindi ito madaling bagay, kaya kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kinakailangan natin na kumilos ang Diyos sa atin. That's why ang challenge, make every effort to exercise the graces of humility and forbearance, especially during times of conflict. Sa panahon, lalo na tayo nagkakaroon ng girian, i-cultivate mo yung graces ng humility at forbearance sa lahat ng makakaya mo. I-exercise mo yun. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin na maging humble at matiisin, lalo na sa panahon na di tayo nagkakaunawaan. Lalo na kung kilala mo yung sarili mo na maiksi ang pisi, madaling magalit, mabilis na naiinis at nagagalit sa mga pagkakamali ng iba, sa mga pagkakamali ng ating kapwa laban sa atin, lagi nating isipin, baka kailangan lang niya ng growth. Kailangan lang niya ng time for growth. Pero pag iniisip natin 'yon, minsan iniisip natin kailangan niya ng growth kasi hindi pa siya grown Christian katulad ko na parang nagmamataas pa rin tayo. Hindi ganon. We need to have room for growth sa ating mga kapatid. Sa panahon ng conflict na pinagpe-pray mo yung kapatid mo na makita niya yung mali niya, ay pag-pray mo rin yung sarili mo na makita mo yung sariling pagkakamali. At magawa mong humingi ng tawad kung
kailangan. So habang iniisip natin na kailangan ng growth ng ating kapatid, isipin din natin ay also need growth in some sense, in some way. Baka kasi habang nakikinig ka ngayon, ay ina-anticipate mo yung magagawang mali ng kapatid mo sa'yo at inaarumasan mo yun ng sarili mo, I need to forbear, I need to forgive, I need to have patience, I need to have this virtues para mapatawad ko siya. Pero habang nakikinig ka ngayon, isipin mo rin yung possible na magawa mo. Isipin mo rin sana yung sarili nating magagawa na mas malaking potential na mas makasira ng unity ng iglesia. Baka nga mas malaki yung magagawa ko na damage sa unity ng iglesia kaysa sa magagawa ninyo sa iglesia. Kaya ako sa sarili ko, dapat kong isipin habang ginagawa ka ito na mas masama ang maaari kong magawang kasalanan kaysa sa inyo at mas masama ang maaari kong maging tugon sa mga pagkakamali at mga offenses na pwede niyong magawa sa inyong lingkod. Mas masama ang maaari kong maging tugon doon sa pwede niyong magawa para sa akin. Ano pang maitatago ng inyong lingkod? Hindi ako best Christian. Hindi ako best Christian dito sa SABC. And actually, just like Paul, I am the chief of sinners. Ako ang mas nangangailangan ng forbearance at patience ninyo. Kaya nakikiusap ako na i-exercise nyo yung forbearance, yung pagtitiis sa inyong lingkod. Kaya nawa lahat tayo, hindi lang ako, ganun ang ating maging isipan. Nawa ay maging ganito lahat ang tingin natin sa ating mga sarili. This is not to be defeatist, na parang binababa mo yung sarili mo, talunan ka. Pero I'm just being biblical. Sana lang makita nating lahat yung tunay nating kalagayan sa harapan ng Diyos. Mga walang maipagmamalaki sapagkat mga beggars lamang tayo na naghihintay ng biyaya ng Diyos. Kaya nawa, armasan natin ang sarili natin ng ganon. That would solve all our conflict dito sa iglesia. Kung tayo, humble, gentle, at meron tayong forbearance. Kaya tingnan natin yung pangalawa, meditation of the basis of unity doon sa verses 4 to 6. There is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Paul provides a theological basis for their unity. Actually, not a, but many theological basis for their unity. Marami ang nagsasabi na dahil yung forma nito, walang verb, kumbaga parang end na nagko-connect sa bawat isa, even doon sa first part, walang conjunction. Marami ang nagsasabi na kinuha ito ni Pablo, itong mga salita na ito sa isang oral confession na alam ng mga Ephesian believers. Meron din naman nagsasabi, hindi, ito ay sariling salita ni Pablo. Ay, meron naman nagsasabi na yes, kinuha niya yung known na kumbaga confession nung panahon na yon, oral tradition, at in-incorporate niya dito sa gusto niyang sabihin, ito naman ay fit doon sa theme ng book na ito. Whether kinuha niya ito sa known creeds or hindi, hindi natin sigurado yon. That would be speculative. Ang sigurado tayo ay yung structure nito. Ano yung structure nito? Naka-structure ito na mayroong pitong katotohanan na lahat ay nagsisimula sa numerical one para bigyan diin yung subject ng unity. One, iisa. Kasi kung dalawa ang Lord natin, we can have two people. Kung dalawa ang Spirit, we can have two churches. Pero iisa lang lahat ito, pitong katotohanan na nagsisimula sa number one para bigyang diin na wala tayong pwedeng mailusot para i-split natin ang ating mga sarili sa dalawa. Pero pansinin natin din yung Trinitarian structure nito. Una, binanggit dyan yung Holy Spirit doon sa unang bahagi, there is one body and one spirit. Yung body na ito ay yung iglesia,
bilang katawan ni Kristo. Bakit pinagsama yung body at Holy Spirit? Kasi ang Holy Spirit ang gumawa ng church at pumupuspos dito at nag-empower sa iglesia. And then binanggit din yung si Kristo bilang Lord. Yung one hope na binanggit sa verse 4 ay walang iba kundi ang pagbabalik, the blessed hope ng ating Panginoong Hesukristo, or blessed hope ng mananampalataya, which is the appearing of our Lord Jesus Christ. Siya ang one Lord and Master ng lahat ng mananampalataya, at bilang isang Panginoon, siya ang gumawa ng iisang pananampalataya. Yung pananampalataya dito is not the faith that you offer sa Diyos, kundi yung body of truth that we believe in, we share. We have this body of truth, we have one gospel that unites us. At iisa din ang baptism na nag-identify sa atin sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. And lastly, pangpito, binanggit ni Pablo ang iisang Diyos at Ama na sovereign sa lahat ng creation. Alam niyo, dahil sa Trinitarian structure nito at dahil sa dami ng iisang bagay na pinagkakaisahan ng mananampalataya, naisipakita ni Pablo na na yung unity na mayroon sila ay matatag at hindi mabubuwag, sapagkat ito ay nakabase sa napakaraming realidad na kanilang pinagsasaluhan. And that's the point. Our unity is eternal and unbreakable because it is grounded on various divine realities that unites every one of us. Marami tayong dahilan para mag-unite. In fact, mas marami pa tayong dahilan para magwatak-watak sa ating samahan. Walang ibang katulad na samahan na makikita sa mundo katulad nito. Mas matindi pa ito sa bond ng isang pamilya, dahil hindi lang ito dugo at pangalan ang nagbubuklod sa atin. Hindi ito samahan na social club lamang, na iisang interest lamang ang nagbubuklod sa atin. Let's say, hobby natin mag-basketball, kaya nag-unite tayo, fans tayo ng iisang team, kaya tayo nag-unite. Hindi lang yon. Hindi lang iisa ang unity na nagbubuklod sa atin. Kakaiba ito at mas matibay at hindi kayang buwagin ng sino man, sapagkat napakaraming bagay ang ating pinagsasaluhan. Iisang iglesia natin, iisang espiritu na nananahan sa atin, isang hope, isang faith, isang baptism, isang Father. Actually, hindi mahalaga dito na isa-isahin natin yung mga ganon. Ang mahalaga dito, makita natin, ang dami pala nating pinagsasaluhan. At gusto kong makita rin natin dito, some commentators are seeing yung number 7 na realidad na ito, diba sa Jewish literature at saka sa first century Christianity, yung number 7, it signifies perfection. So our unity are founded by perfect realities. Perfect realities na pwede mong puntahan at i-meditate just to keep our unity working. Tapos Trinitarian pa. Kung paano ang Trinity ay hindi kayang buwagin, ganun din ang unity na mayroon tayo, dahil nakabase ito sa persons at work ng bawat persona, or sa persons and work ng Trinity. Ito ang naisipakita ni Pablo dito. Wala tayong dahilan para hindi gawin ang lahat ng magagawa para i-keep ang unity, dahil sobrang dami na nagsasabing kailangan nating magkaisa. Na mas maraming nagsasabi. So, the challenge for us is to resolve our few issues or conflicts in view of the many realities that we share together. Kumpara mo sa kakarampot, kumpara sa kakarampot na pwede nating pagtampuhan, pagsamaan ng loob, mas tingnan natin yung mas maraming bagay na pwede nating sabihin, kailangan pala mag-unite tayo. Kailangan pala magkaisa tayo. So ayusin natin yung kakarampot na issue na nagdudulot ng hidwaan, at gawin natin ito sa pamamagitan ng pagtanaw sa napakaraming bagay na ating pinagsasaluhan. Mahirap gawin ito kasi yung conflict minsan, ang nangyayari, napaka-personal sa atin.
Kapag nagiging personal yung conflict, pag nakataya na dito yung reputasyon mo, yung ego mo, parang nabastos ka, kahit na maliit lang yan, lumalaki. Bakit? Natatakpan nun, lumalapit, namamagnify, lumalapit sa mata natin. That's why, dahil masyadong malapit, nakukubera na yung napakalaking realidad na dapat mag-unite tayo. Ganun ang nangyayari. Eh, natatakpan na nito yung buong vision natin. Hindi na natin nakita yung malawak na realidad na nagtutulak sa atin. Natakpan ng pag-ibig ang maliit na bagay na yon. Kaya naman ang paalala sa atin ay maging bukas ang ating isipan doon sa mas maraming bagay na nagbibigay sa atin ng dahilan para magpasensya o kaya naman ay lumapit, humingi ng tawad kung tayo ang mali. Lawakan natin sa panahon ng conflict. Huwag natin isang tabi na muna natin yung personal natin na kapakanan. Ang isipin natin, yung relasyon natin sa isa't isa. Ang isipin natin is, I need to do this, yung unity na ito. Para mangyari yon, tanggalin natin yung nakabara sa ating mga mata na maliit na bagay. Kaya totoo, minsan yung salita na ang pinag-away, maliit lang na bagay. Pero sa kabila kasi ng maliit na bagay na yun, nandoon yung pagpapalaki ng ego. Nandoon yung pagpapalaki ng pinapalaki ito ng ating reputasyon na nasisira dahil doon sa conflict na yon. Hindi natin masisi ang ating mga sarili pag ganon. Natural sa atin, pero ang gawin natin bilang mga Kristiyano, mas lawakan natin yung ating mga paningin. Huwag tayong padaig sa isang issue at hayaan natin ang issue na yon ang sumira sa maganda nating samahan. Anong dahilan para hindi tayo magkaayos? Isa lamang. Iilan lamang. Anong dahilan para magbigayan, para magmahalan, para magpatawaran, para magdamayan, para magmalasakitan tayong lahat? 7 realidad na ating pinagsasaluhan. Sa tingin ko, pinagsama-sama ni Pablo para lang makumpleto at sabihin, wala ka ng dahilan para magkaroon ng hidwaan sa isa't isa. Hindi niya gusto na particularly sabihin isa-isa yon. Ang gusto niya lang sabihin, in perfect number, in perfectness of these realities, you need to have unity with one another. So ano pang dahilan natin para hindi magkaisa? The answer would be nothing. Wala. Kaya nawa ay mas palutangin natin ang pagkakaisa kaysa sa pagkakawatak-watak. I think that's the message na gustong iparating sa atin ng Panginoon. And I want to conclude, the unity we have was greatly accomplished, that it deserves our best efforts to keep it. Of course, by the power and the help of the Holy Spirit. Let's pray. Lord, we are grateful sa napakagandang salita ninyo. Thank you dahil pinagbuklod nyo kami at wala kaming dahilan para magkawatak-watak. Salamat at iisa ang aming pinagsasaluhan. At ang iisa na ito, sobrang daming iisa na pwede naming sandalan at sabihin na nagcha-challenge sa amin para hindi kami magwatak-watak. Para asamin namin ang reconciliation at gwardyahan namin yung unity na meron kami. Thank you, Lord. Nawa ay tulungan mo kami in application of it. At sa tulong ng Banal na Espiritu, help us to ponder upon this. At kayo po magpuno sa kakulangan ng inyong lingkod. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.